What's up mga boss? So ngayong araw na to ay hindi kami busy. So ngayon ay gagawin ko naman yung motor ko dahil bumigay na yung kanyang telescopic. So may tagas na yung telescopic ko. So need ko na siyang i-repair. So maganda, pakita natin para mayroon din kayong idea kung paano gumawa o paano gawin yung telescopic na sira. Napakita natin yung mga kailangan tanggalin. So ito yun, tanggalin na natin yung front, yung pinaka front fender niya, yung front fairing sa itong front fender. Tatanggalin din to para mahugot natin tong ating telescopic. Yun, yan yun yung kabila. Actually, ginawa ko na to dati. So, hindi na niya kinaya yung servisyo niya sa akin. So, pumutok na naman siya uli. So, pakita natin para mayroon din kayong idea. Pakita ko na lang sa inyo kapag tatanggal na namin yung front fender at mahugot na namin yung telescopic. Ito siya mga boss, meron na siyang oil. Yan. So kailangan natin palitan dito ay yung mismong oil seal niya. Yun pala sira nga. Yun o, lumabas yung kanyang spring ng oil seal. Sa ayos lang ito. Kailangan natin ito tatanggalin. So gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung spring at papalitan din natin ng oil. Shout out pala, punta akong wala rito. Thank you.
So ito siya ang gagamitin mga boss. So ito yung sukat nito ay number 10 mm na Allen. So pinutol ko at ginawan ko ng karugtong at ito T para may hawakan. At ipasok natin dito. Yan. So kasya lang doon sa loob. Papakita natin sa inyo kung ano yung nasa loob. So ito yung bolt niya. Kaya pala. At ito yung holder ng bolt. Ito yun, dito. Yan. So pag tinanggal natin siya, meron siyang spring at itong kanyang holder. So meron siyang engineering plastic sa ilalim at yung 10mm na Allen, eh dito yan ipapasok para siyang humawa, para humigpit, para mahigpitan natin at maluwagan. So yung isa okay pa naman to, so tatanggalin lang namin yung oil. Ito yung good natin. So malinis na natin. Lagyan na lang natin ng fork oil. Tanggalin natin yung lock. Yan. Tanggalin natin tong old oil seal. Sa akin, ganito lang ginagawa ko mga boss. Meron akong pang ano ng gulong. So, gaganyan ko lang. Tapos yan. Tanggal. So, papalitan natin to. So, ito yung new oil seal natin. So yung walang number ay sa ilalim na part yun. So itong may number, yan, ay dito sa taas nakapwesto. So ganyan. Meron tayong old oil seal. So yun ang gagamitin natin para may press down natin yung new. Balik natin yung lock. Yon, tapos. At lagay natin yung bagong dust seal. At itong inner tube natin, itong pinaka-center niya. So, pasok natin dito. Huwag niyo kalimutan yung spring. Pasok natin dito. At
Kakabit na natin to. Tusok natin ito ulit. At balik natin yung bolt sa ilalim. At tirahin na natin. Tapos. Okay. So itong gagamitin natin ay 2T. 2T for motorcycle. Oil, yun yung ito yung ginagamit sa 2-stroke. So ito yung gagamitin natin dahil ito yung maganda gamitin. So ang technique nito mga boss, paano maglagay ng fork oil, ganito lang. So balik natin yung spring. Itong mahaba na to, i-press down natin hanggang sumagad siya sa pinakailalim. So yung fork oil na ilalagay natin hanggang dito sa bunganga ng ating inner tube. So yan, hanggang dito lang sa bunganga. So taas natin. Baba natin, down. Ganyan. Okay. So tama na 'yon. So kayo din ang magtansya mga boss. Halimbawa ay matigas 'yung telescopic nyo, pwede niyo bawasan 'yung oil. Halimbawa din ay malambot naman, dagdagan niyo lang 'yung oil kagaya nito. So lock na din. Birehe mark. Tinanganal. Okay. So testing. You know. Yon. At yung isa naman. Balik na natin yung lock. Grabe yung buka. Sample. Yun o. Okay, tapos. So yun mga boss, kayo lang ang pwedeng mag-adjust. Halimbawa matigas, bawasan nyo lang yung fork oil. Halimbawa naman ay malambot, dagdagan nyo naman yung fork oil. So lowered na to mga boss. So mag-adjust na lang tayo dito. So gamit tayo ng caliper mga boss para masukat natin yung taas niya para pantay. Kasi pag nag-lower tayo tapos hindi natin sukatin, baka tabingi yung kalalabasan. So sukatin natin at tingnan natin kung ilang mm. So 29. So gawin na lang natin tong 30 mm both side.
taasan to natin na konti. So set natin yung caliper natin into 30mm at taasan natin to 30mm. So 30mm at higpitan natin. Check natin 30mm kabila. So ganyan taas. Okay, sakay up. So 30mm. Okay. So, recheck natin yung clearance. Check clearance. Ay 30. At ito naman ay sir. Tangilis ko 'to. 30mm. So, 'yon. Okay na siya. So balik na lang natin yung fairings niya, yung fender. Ito yung fender niya. So huwag niyo kalimutan mga boss, meron tong washer dito sa ilalim para yung fender natin ay hindi tatama dito sa ating engine dito. So balik lang natin at pakita natin yung final. Shout out kay Gustagianing Kwan. Classic. Classic 250. Si Sir Lando. Shout out kay ni Boss Lorenzo. Si Sir Lando. Siya ang may-ari ng Classic na to. So, auto na siya mga boss, naikabit ko na. So, bolt na lang yung kulang. Yun. Mini driving light. Ikabit ko na yung mga wirings niya. Function na lahat. So yung ating mini driving function ba? Okay, function. Off lahat. Okay. Natapos na natin yung trabaho natin mga boss. So shout out natin yung mga nagpapa shout out na hindi natin na shout out noon. So shout out kay Diogracias Ofonda, shout out kay Castillo Dixie, shout out kay Arnel Mano, shout out kay Rob Jose Rosales, shout out kay Maria Kate Canseco, at yung sa iba na papa shout out ko, shout out kay Melvin Buell. So isa sa mga suki namin dito, shout out kay Virgilio Calderon, shout out kay Junali Goro, shout out kay Alexis Valdez, so shout out kay Lee Ruby Santos. So yun lang muna mga boss, yun na muna yung shout out natin. So salamat sa panonood mga boss, at huwag kalimutang mag subscribe at i-hit ang bell button, at pwede nyong share, pwede kayong mag comment kung ano yung gusto nyong request para ay mahanap pa natin ang paraan na pwede natin gawin ng content. So meron akong susunod na gagawin mga boss, sa susunod na vlog ko ipapakita ko sa inyo.
Magagawa ako ng park light dito. So lagyan natin ng park light. So yun ang next project ko. Yun ay ipapakita natin sa inyo sa susunod na vlog natin. So lalagyan natin ng park light dito. Yun lang muna mga boss. So thank you mga boss.